Siksikan ang pila sa Manila South Cemetery, kaya ang ilang dumalaw sa sementeryo, tumaas ang blood pressure. Nasa sentro ng balita si Clazel Pardilla live. Angelique, pumalo na sa 52,000 ang bumisita rito sa Manila South Cemetery na hindi nagpatinag sa pabago-bagong panahon. Pagpatak ng alas 5 ng umaga, bukas na ang Manila South Cemetery ngayong undas. Madilim-dilim pa nang dumating ang pamilya ni Nanay Carmen para dalawin ang puntod ng kanyang asawa at anak. Iniisip ko yung mga bata, baka mamaya, umulan na naman mamaya. Tapos yung mahirap sumakay, yung crowded na pagpasok, makikigulo kami at least. Nakapasok kami rito ng safe, nakapasok kami ng maluwag pa. Pero mag-aalas 9 kaninang umaga, sa entrada pa lang ng sementeryo, siksikan at mahaba na ang pila. Kaya hindi pa nakakarating sa puntod ng kanyang magulang. Inatake na ng alta presyon si Nanay Felicita. Tutuloy ako, nandito na ako eh. Oo, ngayon ko lang mabibisita ang mga magulang ko eh. Saka nagpapahinga lang ko kasi mataas. 140 over 80. Ang hirap. Papalo sa 70,000 na mayapa ang nakahimlay sa Manila South Cemetery. Inaasahan namang sisipa sa 400,000 ang dadalaw sa sementeryo. Para maibsan ang dagsa ng tao sa main gate, naglagay na ng matataas na hagdan sa ilang bahagi ng libingan. Gamit ang hagdan mula Kalayaan Avenue, nakaakyat at nakatawid sa bakod ng sementeryo ang dalawang matandang ito. Gano po kataas? Taas. Parang sa EDSA. Main entrance, maraming tao kasi, di ba? Kaya naisip namin, dito na lang kami. At saka mababait yung mga ano nyo? Mga... nag-assist. Muling paalala ng pamunuan ng Manila South Cemetery. Bawal ang pagpasok ng alak, karaoke, gamit pansugal, lalo na ang matutulis na bagay at flammable material. Pwede ang posporo, pero kumpiskado ang lighter at sigarilyo. Paano niyo po yan ngayon, ano? Sisindihan. Tinuturn over na po sa kapulisan, dinidispose na po namin yan. Binubuhusan ng tubig para hindi mapakinabangan. Bawal din ang pagdadala ng sasakyan at pagtitinda sa loob ng sementeryo. Pero may ilang nakalulusot. Nanginayang po talaga kasi po ang laki din po ng puhunan eh. Tapos kung papaligpit po, wala pong mababalik kahit yung pinuhunan po namin. Tago lang, sa baba lang kami. Tago-tago lang, susunod ka lang. Ganun lang. Strictly po, sa labas lang po yung mga vendors natin, lalo na mga food vendors. Kasi po, yun nga po yung isa sa cause, mga basura po dito. And aside from that, they also impede the food traffic po, kaya hindi namin pinapayagan. Angelique, pabugso-bugso ang pag-ulan ngayon dito sa Manila South Cemetery. At kung magiging malakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan, pinangangabahan ng pamunuan na bahain yung isang bahagi na very low-lying area dito. Yan yung nasa Section 25 sa may Street Q kung saan maraming mga bata yung nakalibing. Angelique? Okay, so mukhang hindi pa umuulan dyan. Yung pagdating sa pagkain, ano, so bring your own baon at kamusta naman yung mga trash bins? Kompleto ba dyan sa paligid ng sementeryo? Angelique, hinihikayat ng pamunuan ng Manila South Cemetery na huwag na sanang magtinda rito sa loob ng sementeryo dahil para sa kanila yan nga yung isa sa mga dahilan kung bakit tumarami yung mga basura. Sa labas naman ng libingan ay nakahilera yung mga nagtitinda at pwedeng kainan. So far, nakita natin na may mga trash bin at round the clock din na nagalilinis yung mga kawani dito at hinihikayat nga ng pamunuan na clean as you go. Yung basura mo, itapon mo ng tama. At kung hindi mo kayang itapon ng tama, dalin mo na lamang. Angelique? Ayan, okay. Maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.